Hello, magandang umaga Pilipinas at magandang gabi Los Angeles. It's actually it's 9:40 in the evening. Kagaling ko lang sa duty ay ano, UCLA. So magre-react lang ako doon sa kay Andrea Brillantes. Hindi ko na to dapat pinapatulad kasi parang papansin lang tong starlet na to. But anyway, Andrea, feeling mo victim ka? Nagpapa-victim ka? Feeling mo naman eh maaawa sa iyo ang sambayanan at makakakuha ka ng simpatya. Unang-una sa lahat, dai, ikaw ang nauna. Pinagsabihan mo ang mga bumoto sa BBM na kung nasaan ang utak namin. Well, this is a free country, Andrea. Kung ikaw, merong kakarapatan sa freedom of speech, kami meron din. Magre-react ka, kami magka-counter-react. Kaya lang, kung hindi mo gusto yung sasabihin namin, sabihin mo naman na binabash ka, na kesyo, makakarma daw kami, hintayin lang daw namin ang karma. Well, parang feeling ko sa'yo na yata nangyayari yan. Kasi, nabalitaan ko na mawawalan ka na ng endorsement. Hindi nakakatuwa na mawawalan ka ng endorsement, pero sana naman, magbigay ka lang ka naman sa mga tao sa paligid mo kasi parang ang bastos mo. Hindi ko alam kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo. And also pala, hindi ko na to dapat inuukat yung iyong meron kang malaswang video na kung saan ang dami nakapanood, ikaw, minor de edad ka, ang ginawa mo, hubad-hubad, nakaharap ka sa camera, nagbuka ka at alam mo nung ginawa, nag-finger-finger, tapos inamoy-amoy mo pa. Ano ba yan? Isa ka bang porn star? Isa ka bang magandang halimbawa sa napakaraming kabataan na umiidolo sa'yo? Hindi pa natapos yan eh. Meron pang isa na ganun din na yun nga, nag-finger-finger sa sarili. Anyway, karapatan mo naman yan. Kaya lang sana hindi mo na ginawa sa harapan ng camera. Diba? Tapos feeling mo malinis ka pa. Feeling mo pa-victim ka. Well, nabalitaan ko din na magdidemanda yata yung agency mo. Pero siguro naman panakot lang yun kasi, you know, baka mawalan ka ng career dahil. Masyadong mataas ang pride mo. Masyado kang mayabang. E wala ka pa naman napapatunayan. Okay? At ito naman, si Kim Chu. May sinabi na naman siya na hindi daw niya alam kung ano nangyayari, kung bakit nanalo daw si BBM. Well, Kim, May 9, nagsalita ang mga bosses ng Pilipino. Super majority, 31 million, si BBM ang binoto. Nakakalungkot lang dahil ang mga Pilipino ngayon, hindi na nakukuha sa kung sino ang sikat, hindi na nakukuha kung sino-sino pang ini-endorse sa mga artista. Well, sorry to say, favorite pa naman kita, kaya lang, ikaw, napaka-fake mo. Ano bang tunay sa'yo? Diba? Mula mata, ilong, bibig, pati dibdib, halos lahat sa'yo, fake. Pero sana naman, at mukhang masaya ka naman sa ginagawa mo, so, go na lang. And anyway, Kim, sa ayaw at sa gusto mo, ang mauupong presidente ng Pilipinas ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Kung hindi niyo matanggap yun, edi sumama kayo dun sa nanay niyo na si Lenny na kaalis lang papuntang Estados Unidos. And ito pa yung pinaka-controversial na nakita ko si Sandro Marcos na nagmano kay Rowena Guanzon. Well, sabi nila Trojan horse na si Rowena, pero yung mga palalait na kay BBM kasi, napaka-below the belt. Actually, tagos hanggang kaluluwa. Kung ikaw ay isang Trojan horse, sana naman kilabutan ka dahil ang pagkakaalam ko, ikaw at si Amy Marcos ay magkaklase. Mag-BFF nga yata kayo, tapos lalait-laitin mo yung kapatid niya, lalait-laitin mo yung buong pamilya niya. Kung ano talaga, plano ba talaga yon ng BBM camp? Parang hindi ako naniniwala eh. Tapos ito pa ha, nagsuot-suot ka pa ng tiger-tiger, tapos nakipagmabutihan ka pa kay Sandro Marcos dahil kayo ay well-educated at galing sa mabuting pamilya.
Well, yung Marcos na sinasabi mo na kinalaban mo ngayon, mabuting pamilya na sila. Napaka, ano mo naman, napaka plastic mo naman. Ikaw ang taong hindi dapat pagkatiwalaan, Trojan horse ka man or hindi. Pero hindi ako naniniwala na Trojan horse ka. Ngayon, ikaw ay binabash ng mga kakamping dahil pagiging two-faced mo. Yung mga taong katulad mo, hindi dapat pinagkakatiwalaan Rowena Guanzon. Okay? Tsaka parang feeling ko hindi ka naman well-educated sa behavior mo na yan. May well-educated ba naman na nakikipagbardagulan? Excuse me, well-educated ka dyan. And meron pa isa, Ted Filon. Sinabi mo na kahit na hindi nanalo yung kandidato mo, basta malinis ang konsensya mo. So, ibig sabihin nun, kaming mga bumoto kay BBM, hindi na malinis ang konsensya namin. 2009, I think 2009 yata yon, maalala ko lang, kailan ba yun, merong may malaking issue na yung iyong may bahay, eh, may nangyari na ayoko na lang sabihin dito, hayaan ko na lang ang netizen mag-react. At ikaw ay pangunahing suspect. Hindi ko alam mo bakit nagawa ng asawa mo eh. Hindi ka ba nakokonsensya? Malinis ba talaga ang konsensya mo? At nakakatulog ka ba sa gabi? Just asking lang naman, Ted Filon. Masyado kang ano eh, judgmental. Gina-judge mo kami, hindi pa nga. Yung mga katulad mo na mga mapagmataas, may araw ka rin. Okay? So, hanggang dito na lamang po. At ako ay kakain at magsha-shower pa. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. See you next time, and God bless!